Muni tayo ng buhay. Akala niyo po. Alright. Patrick Star. Bababa siya ng bangin, guys. Go bouncer. Mukha kang bouncer sa computer shop. Ah! Go Patrick. Success, boy. Wala. Paul. So, ayun, guys. Nakakita tayo ng Flabo Viper sa daanan. So, ayun. Daanan lang yan. Dito siya sa daanan. Kaya tinawag siyang Pit Viper. Dahil sa butas niya sa ilong kasi fit. So, ayan, juvenile. Di dyan makapat. So, ito yung una natin nakita habang naghahanap tayo ng makokontent dito sa bundok. Dyan makapat. So, ayan, biter. Nasa daanan siya, di ba? Tingnan natin yung reaction niya. Steady mo na. Steady mo na ganyan. Pag dumaan yung tao. So, yun. Mali siya. Nabugaw. Pero, di lahat ng viper, ganun. Yung iba, naka-steady lang. Kita pa ba yung viper? Yung iba, naka-steady lang. Pero pag, hanggang sa maapaan sila. So, iba-iba sila ng action. Ng movement. Diyan ka lang. Diyan mo ako. So, ayan. Naka-strike position siya, guys. Kita nyo yun. Tumagat. Kita yung viper. Ah. So, ayan. Gumapang lang siya ng konti. Tapos, nag-strike position na siya. Ayan. Di siya kagaya ng ibang snake na lumalayo. Pag nakakita ng tao. So, huwag niyong gagayaan yung ginagawa ko, guys. Sa tayong eksperto sa pag-handle ng mga venomous snake. So, ayan. Huwag kang labayo, Pat. Primiteros. Flabo maculatus. Pagkain yun sa wild ay mga hanap ko baka mga tarong ibon frog tapos lizard. Mahaba yung pang nya, papakita ko sa inyo. So, pag naaagat kayo nito mamaga siya tapos bubulok yung part na kinagatan niya. Pag nakakita kayo nito habang nag hiking kayo, pag nasa bundok kayo, taboy nyo lang siya, huwag yung papatayan kasi kumbaga bisita tayo sa bundok, tirahan nila itong bundok, natural natin sila makikita dito. Pag na-aksidente naman na agad kayo nito, huwag niyong tatalian. Punta na kayo ng ospital. Pero wala tayong anti-venom nito. Yung mga kaibigan ko na agad nito,
pumunta sila sa RITM, tapos ililinis yung dugo nila, natanggal yung kamandag ng biker. So sa experience ko sa agad ko nito, namaga siya 1 week. Ganun din yung sa friend ko, namaga siya hanggang sa kumaling naman siya, magaling naman yung kagat ng klabo. Kaya lang nabubulok madalas kasi tinatalian nila yung pinagkagatan. Siyempre hindi makakadali yung dugo natin, lalong madadamage yung parte ng ano natin, pinagkagatan niya. Ang ganda niya. Mahaba siya ng ano, 3 feet minsan. Umaabot ng 4 feet. Ito ay juvenile pa. Balik na natin ito sa natural habitat niya. Ay! Sorry. Let's go, guys. Nag-herping pa tayo.